Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter sa buong Marseille family, kay Patrick Romano, Joey Munding, at sa dalawa nating member na sina Luz Paul at Idol Marvin Maliberan. Maraming salamat sa dalawa mga idol sa inyong pagtitiwala sa ating mga channel. Wala akong ginagawang masama at wala akong pinatay. May naalala ako na may nangyaring patayan noon. Matagal na ang panahon, pero wala akong kinalaman doon. Ang sabi ni Nanay Puring, nagdalawang isip din itong si Narciso sa kanilang mga plano. Parang hindi din kaya ng kanyang konsensya na patayin ang walang kalaban-laban na matanda. Kaya pagkalipas ng ilang minuto, pumasok na din sila sa loob ng bahay ni Nanay Puring. Dito na isinalaysay ng matanda ang lahat ng mga nangyayari at nalaman nito na itong si Narciso ang tanging nakaligtas doon sa isang pamilya na pinaghinalaan na angkan ng mga aswang na pinatay ng mga kasamahan nilang albularyo. Ang sabi pa ni Nanay Puring, kaya tumigil na siya sa pagiging babaylan dahil sa nangyari na yon. Maraming napatay ang mga kasamahan nila na hindi pa napatunayan na mga aswang talaga. Kahit na wala pang matibay na basihan, pinagpapatay agad ang mga ito ng mga albularyo. At sinabi din ni Nanay Puring kung sino ang dalawang albularyo na namumuno sa grupo nila. Tumiwalag itong si Nanay Puring sa grupo dahil hindi na makatao ang pinaggagawa ng mga ito. May mga nadamay na mga inosente. Kaya para hindi habang buhay nadalhin ng kanyang konsensya, itinigil na niya ang pagiging babaylan at namuhay ng tahimik. Ang dalawang albularyo na namumuno noon ay sina Tatay Edgardo at Tatay Cario, o mas kilala ngayon na Commander Cario. Itong si Tatay Cario ang kinikilala ngayon na pinuno ng mga rebelde. At hindi basta rebelde, mga rebuilding aswang. Dahil sa paghabol nitong si Cario sa mga aswang noon, dito niya nakilala ang magiging asawa na si Leticia, na isa din palang aswang. At sa kalaunan, umalis na itong si Cario sa grupo ng mga albularyo at pinili na mamuhay sa bukid kasama ang asawa. Hanggang sa nalahian na ito sa pagiging aswang dahil na rin sa sobrang pagmamahal sa asawa. At ngayon, muling sumulpot itong si Tatay Cario at balak nitong sakupin ang lungsod at lugar ng Surya. At humingi ito ng tulong sa mga kakilalang mga albularyo, pati na kay Nanay Puring. Mga tauhan pala nito ang laging dumadalaw sa bahay ni Nanay Puring tuwing gabi. Nanay Puring, saan namin matatagpuan itong si Tatay Edgardo? Ang tanong ni Narciso. Sagot ng matanda, sa pagkakaalam ko, nasa bukirin ito ng kabilang barangay at patuloy pa rin sa pagiging albularyo. May grupo din ito na kasama ang ilan sa mga baguhang albularyo at mga antinggero. Pakay pa rin ang grupo nila na patayin ang mga aswang. Pero hindi na ito gaanong aktibo simula nang malaman niya na nagiging pinuno na ng mga rebuilding aswang ang matalik na kaibigan na si Cario. Sabi pa ni Nanay Puring, kung paghiganti ang pakay nila Narciso sa kanya, wala na siyang magagawa pa kung madadamay siya sa galit nito. Pero alam ng may kapal na wala siyang kasalanan. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis na sina Narciso. Ang gagawin nila ngayon, manmanan itong si Tatay Edgardo at lalo na itong si Tatay Cario. Hindi ito ordinaryong albularyo dahil pinuno na ito ngayon ng mga rebuilding aswang.
malakas ang taglay nitong pwersa. Kinabukasan, agad naman na umalis itong si Lito dahil pinatawag ang lahat ng mga tanod sa barangay at humingi na din ng tulong ang kapitan sa mga ilang albularyo at mga antinggiro doon sa lugar dahil sa pagbabantang pananakop ng mga rebuilding aswang. At kasama sa mga ipinatawag itong si Nanay Puring. Voluntaryong sumama si Nanay Puring para pigilan ang grupo ni Tatay Kareho. Kinagabihan, gumawa na ng grupo si Nanay Puring kasama ang mga tanod para maglilibot sa buong lugar. Kasama din sa mga ito, itong si Lito. Mahigit sa 20 mga tanod ang naglilibot sa lugar ng Surya sa gabing yon, na armado ng mga armas na mahabang ita, bagakay at barel. Kasama si Nanay Puring, Tatay Ignacio na isang albularyo din sa lugar at Mando na isang antinggero. Hanggang biglang magkagulo doon sa kabilang bahagi ng barangay nang sunugin ng mga rebuilding aswang ang isang bahay ng kunsyam. Pagdating ng grupo nila Nanay Puring, naabutan pa nila ang iilan sa mga rebuilde kaya nagkaputukan na. Pero ilang sandali lamang yon dahil tumakas na rin agad ang mga rebuilde. May 4 sa mga tanod ang sugatan at 1 ang patay. Hindi nila talaga kaya ang pwersa ng mga rebuilding aswang. Bukod kasi sa pagiging aswang ng mga ito, malalakas, mabibilis. May mga hawak din ang mga aswang na mga karga. Kinabukasan, bisita sa bahay nila Lito si Nanay Puring at agad na kinausap si Narciso. Sagot ni Narciso, Nanay Puring, kung kailangan talaga ng lugar na ito ang aming tulong, gusto ko munang makausap ng palihim ang kapitan. Kaya agad na isinama ang grupo nila Narciso doon sa bahay ni Nanay Puring. At pagkatapos, pumunta agad ang matanda doon sa bahay ng kapitan. Makaraan ang mahigit isang oras, dumating na ang kapitan at agad na nagpupulong na sila. Gulat na gulat din ang kapitan nang makilala sina Narciso. Wala siyang alam na may mga antinggiro pala sa kanyang barangay. Pero ang importante ngayon, mapigilan nila ang mga balak ng mga rebelde. Walang hiyang karyo na yon. May ambisyon pala ito na sakupin ang lugar namin. Kailangan ko ang tulong ninyo. Hindi kaya ng aking mga tanod at mga tauhan ang pwersa ng mga aswang. Nay Puring, ikaw na ang bahala. Puntahan mo na lang ako kung may mga kakailanganin kayo. Ang sabi ng kapitan. At makaraan pa ang ilang minuto, umalis na ito. Agad na nagpupulong sina Nanay Puring. Kasama nila sina Tatay Ignacio at Mando at ang 4 na mga tanod na may kunting kaalaman din sa mga dasal at orasyon. Habang si Nanay Puring, may mga kinukuha na ito sa kanyang itinagong baol. Panahon na para magamit muli ang kanyang mga kakayahan at kaalaman. Labanan nila itong si Tatay Kareho. Sa gabing yon, sakay ng mga kabayo at isang karwahe, maglilibot sa lugar ng Surya sina Tatay Ignacio Mando kasama ang 4 na mga tanod at sina Eric at Dapaw. Habang doon sa bahay ni Nanay Puring, may mga ginagawang ritual ang matanda. May mga alam na ito kung paano mapahina ang mga lakas at taglay ng mga aswang. Kasama niya doon sina Narciso, Liway at Susima. Nando doon din itong si Lito. Susubukan ni Nanay Puring kung gagana pa ba ang kanyang mga kaalaman. May mga binabasa ito na isang itim na libro. Pero nang mag-alas 11 na ng gabi, napatigil ang matanda nang may maramdaman sa paligid ng kanyang bahay. Pati si Narciso, may mga naramdaman na din ang mga ito.
Dito lang kayo. Ako na ang bahala. Ang sabi ni Nanay Pureng. At sumilip ito sa bintana. Nandito na naman sila, ang mga tauhan ni Karyo. Nasa bahay na naman ang mga ito ni Nanay Pureng. Anim ang nasa labas at nasa tapat ng pintuan. Nang buksan ito ng matanda, sabi agad nung isang aso, "Isa kang traidor, tanda. Bakit mo kinalaban si Pinunong Karyo? Mas tinulungan mo pa ang kapitan kaysa amin. Gusto mo bang mamatay?" Ang sabi ng aswang. Sagot naman ni Nanay Pureng, "Hindi ko pwedeng tulungan ang mga masasamang balak ng pinuno ninyo.